Good afternoon din po. Oo, kumusta na po kayo? Okay naman po, okay. naman. Malungkot lang. Ayun nga, kaya gusto namin kayong kumustahin kasi naalala po ninyo yung huli nating pag-uusap. Ano, pa yung panayam namin sa inyo. Ayaw pa ninyong sabihin noon kung ano yung mga EDCA sites as we call them now. Ano. Ngayon nga po, dalawa. Itong Naval Base Camilo Osea sa Santa Ana at saka yung Lalo Airport sa Lalo, Cagayan. So, let's start with that siguro po. Alam na ninyo ito, no, Governor, beforehand. Yeah, ito po yung sinabi sa akin ni Galvez, no, na it would be the President announcing it. Nakiusap ka na hindi na-announce at sinabi ko rin sa kanya na I will go on opposing the same, that I do not agree with the same because yun na nga po, wala akong idudulot itong kabutihan sa akin. Opo. Governor, you unfortunately you are in a very awkward position ngayon po. Medyo alanganin yung dahil ayaw po ninyo talaga pero wala kayong magawa dahil nag-desisyon na ang pangulo. How do you intend to move forward? Well, sa akin po, no. It may be awkward but I feel it is the right thing to do dahil ito po ay hindi po totoo kasi yung sinasabi nila eh, na pang disaster at lahat. Hindi rin po West Philippine Sea dahil wala naman kami dyan sa West Philippine Sea. Nasa Eastern Seaboard kami. So makikita po natin, no, as you analyze it, it's containing China. It's containment and poking our fingers into the problem of China and their province, Taiwan. So makikita naman po natin ito. And why should we do that? Hindi po tayo, hindi po natin kalaban itong mga kapitbahay natin. That there was never a threat on us. Pinapalaki lang po eh, yung laser na yun, eh, act of war na raw yun. Paano po yun? So ano ba, tatanga-tanga na lang ko ba tayo? Opo. And kung titignan nyo po kasi, nape-pressure po tayo lahat eh. Pati ang ating Pangulo sa Amerikano at saka yung mga military natin mismo. Masige, mahirap po dito. May involve pang 888 na yan. Alam na pan po natin yung 8888 na yan, yung grant na yan. Pinagkakaperahan po yan. Eh. Alam po natin yan. It's a fact in the world. Oh, AIDS, grant, and loans, and even loans. The giver and the giver make money out of it. Alam po natin yan. It's all over the world po yan. This is not a way to go. Dahil lalo-lalo po sa amin, we have, alam niyo po, ang pinhano po namin for the last 6 years of my administration is how to reconnect ourselves to our neighbors, especially China that has grown so huge, so big. It's a miracle. It's unprecedented in the world po yan, yung paglaki ng China na yan. No? Yung GDP nila na tumataas ng 10, 11, 12% every year for decades. Grabe po yan. Wala ko tayo, wala man lang tayo trade sa kanila, especially in my province. Dahil nang nag-open sila, nag-close naman ang aming puerto. So, now our time naman po. Kaya, sayang po lahat ito. Compared sa pitans and the dangers that we have to go through in our province. Governor, kung titingnan po natin, no, yung sinasabi po ng US ngayon dito sa EDCA, modernization ang aim nila. Actually, may allotted pa nga po $82 million para sa infrastructure investment. Malaki po ang maitutulong nito, maipapasok sa probinsya. Hindi niyo po ba ito nakikita as a good sign for Cagayan? Ay, wala ako. How about the dangers? Are you not? We have to wait. Sa agawakan ng military establishment, wala ka namang kalaban. Diba? Hindi rin ho na pala natin mapapantayan ang Amerika o ang China o ang Japan. When can we ever do that? But then again... Nakita rin na po natin. Hindi naman, yung mga, alam mo, yung bullying po, it happens every day.
between your wife and your husband. It happens between siblings. It happens every day po yan. But you don't quarrel over it. You talk over it. Yeah, but, Governor, mukhang ano no, two points. Mukhang napaka obvious, at least from my point of view, no, na dalawang facilities sa Cagayan ang naturingang EDCA sites ngayon, tapos isa pa sa katabing lalawigan na Isabela. And of course, tama po, I think, no, tama po yung inyong analysis na malapit na po kayo sa ano eh, sa Taiwan eh. So parang it's like the US is making sure na kung magkakaroon ng problema sa Taiwan, na pinangakuan nilang ipagtatanggol ang Taiwan laban sa China, eh ang take-off point nila will be very, very close. Tama po ba yun? Alam niyo po, sino ho ba ang nagpropagate na one China policy? Is it not America? Kaya na one China policy din tayo. We have diplomatic relations with China but not Taiwan. We have always considered Taiwan as a province of China. Parang Hong Kong din dati yan at saka Macau. Mm-hmm. In due time, they will have to be with China also. Mm-hmm. Kaya lang, nauna lang silang gumanda ang buhay. Konti naman sila, 20 million. They had all the support of the international community and US made it that way. No? Para panahon natin yung history kasi huwag natin kalimutan yun. No? Governor, napaka-importante po na i-pun natin yun. Let's put it in a proper perspective dahil ito, this is containment na po eh. Uh-oh. Imbis na nakikipagkalakalan tayo sa napakalaking merkado, mawawala po sa atin dahil lang sa Amerika na yan. No, ano pa ang presence ng Amerika dito sa atin? Hindi naman sila taga-Asia. Why should they be with us up to now here? No. And now they talk their fingers into this and then we join them. Makita niyo po, all the ASEAN, wala akong umiibigsan, wala akong nakikisali. Bakit kasi tayo nakikisali? Governor, I think no, madali pong maunawaan yung you're being very protective of Cagayan, your province, ano po. But kung ang titingnan natin yung mga issues on a national scale, yung paulit-ulit na sabi nyo nga pambubuli ng China sa ating mga fishermen, pati do sa ating Coast Guard at pati yung hindi pagtupad sa binitawang salita ni President Xi Jinping kay President Bongbong Marcos na he promised na magiging mahusay na ang pangingisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at sa ating mga exclusive territorial economic zones ano. Kung paulit-ulit po tayong ginaganon at pati yung pangako mismo ng pangulo ng China hindi naman po yata natutupad. Baka talagang yun ang nagtulak maaari kay President Bongbong Marcos na once and for all, you decide, are you with the US or with China? Baka po may pressure point. We don't have that luxury po, sa totoo lang. They should be both our friends. We could not have that luxury sa hirap na buhay po natin. Alam niyo po, I think I know better this than you. I was a member of the Noynoy Aquino administration. Mm-hmm. We voted on that po. So, nagkaroon po tayo na yan, na nagkakadiferensya tayo sa 9-dash line na yan noon. Mm-hmm. No, I was there with Noynoy. No, and we decided po on that. China was offering bilateral agreement, bilateral talks. China lang at Pilipinas. Mm. Ayaw ng Pilipinas yun. We voted on it. Ang sabi namin, multilateral. So, ayun nila. Ang ka-dispute nila, tayo lang. Tapos, i-involve natin yung mga iba pa. Mm-hmm. Ayaw po nila yun. It was not acceptable to them. That is why bullying happened. But lately po, kung matandaan nyo, no, pumunta po si President, this time, the new administration, President Bongbong sa China. Mm-hmm. They had agreements. Ano yung sabi? This is practically a precursor of a bilateral agreement or a bilateral talk. Sabi niya, continuous dialogue
regarding the maritime dispute between China and the Philippines. This is it. Ito na po yun eh. Mm-hmm. Yung offer sa atin na bilateral talk. Shouldn't we, February lang po yun. Last month lang, magtutuusin. Yeah, oo po. We should partner on that. Bakit natin tatalikuran yun? Dahil lang sa mga military tsaka US na yan. Eh, nakikita natin yung pakikialam ng US dito sa atin. Okay. Diba? And why should we poke our fingers into their war? Ano makukuha natin out of that 82 million? Mm-hmm. Ito ba? And then we lose our number one trade partner now, the China. Come on. Mag-isip-isip po tayo mga Pilipino. Binigyan ba tayo ng totoong kasarinlan ng Amerika? We are treated like the Japanese, yung pinalo nila. The Japanese even had better treatment than us. Eh tayo yung dahilan nun, no? Sila yung dahilan nun kung bakit tayo sinalakay ng Hapon. Eh, hindi naman tayo sasalakayan ng Hapon kung wala sila dito sa atin nun. Governor, even as part of World War I, we've been involved in World War II because the Americans were here. Opo. Governor, if we look at yun pong maibibigay ng, let's say, you're very focused on making ties, no, Cagayan and China ties. I was looking at yung mga previous items, previous news items before. 2019, nagsabi po na maraming Chinese firms ang interested in Cagayan. Moving forward to now, meron po bang mga naitayo? May mga nakita po ba tayo na ito ay nag-progress? Kasalanin din po namin doon dahil sa politika namin doon. They wanted to have a MOA agreement with us, the province. But my sanggunyang palalawigan, no, and my vice governor didn't want to have one. Mm-hmm. Sila lang ang gagawa lahat ng FS at lahat. No? It's all because of our politics dito. Mm-hmm. Dirty politics. So technically po, wala pa po tayong nakukuhang any investment, any trade deals with China and the province? No, we have po. Meron din po. May mga, yung loan ng, yung KAMSI nandun sa amin, constructing a 4.3 billion na irrigation. That's a loan. Mm-hmm. And then, the other ones also, no, buying the dredge material and we are now dredging our river for free. This is a consortium of the Filipino and Chinese din po. Opo. But just to balance it out, Governor. They're all done for free po. Mm-hmm. Opo. So, and they are the one buying yung dredge material namin. Kaya lang, naudlot lang because of the COVID. Opo. Because we will be opening our port soon. Opo. To balance it lang din, Governor. Furthermore po, no? Ito yung pinakamalaking market, eh, nandyan lang po. Mm-hmm. They need our food. They need our raw materials. Oh. We also need them. Yeah. Their money, their investment, their technology. Gusto po nila ipasok diyan sa probinsya ng Cagayan to develop our agriculture, our aquaculture, our... Pero paano? Wala tayong puerto. Oo. Sinara natin dahil pinabayaan natin. Gumawa sila ng puerto ni Enrile, yung CSA. Hanggang ngayon, wala. Panay-illegal ang nangyayari doon. It's okay. A money-making venture of whoever makes money out of that. Paano yun? Where do you stand on the black sand mining controversy? I have always been against it po. Okay. There is no black sand mining. Tapos na po yun, no? Wala na? Let's dredge it. Ang nagpa-black sand mining sa Cagayan po sila Enrile. Stop it. Yan po ang totoo. Mm-hmm. Wag silang gumawa ng istorya. Mm-hmm. Okay. So, kasi sabi ko, unahin natin yung dredging. Ito ang kailangan natin. Okay. Right. Isesepa natin yan, wala na tayong madedredge. We will remain no club. Lahat ang kanals natin dyan. Okay. Governor Manny, maraming salamat po for joining us this afternoon. And thank you for a very frank discussion. Thank you so much. Thank you sa'yo, Pastor. God bless po. And please, help us pray for our prayer. Have a blessed Holy Week, Governor. Governor Manuel Mamba ng Cagayan.